na sa baba, tayo kumain at dumiretso na tayo sa labas. Wala akong masyadong bitbit ngayon, dito lang, tripod lang, tapos yung power back nandito. And yun, kasi hindi naman masyadong malamig ngayon, mukhang at hindi rin naman uulan, maaraw. So, I think sapat na yan, ayan. Good morning. 5:09. So that's it. Breakfast. So today, metro lang yung gagamitin natin ngayon na sasakya papunta dun sa mismo pupuntahan natin, which is yung malapit sa Hungarian Parliament, and then from there doon na tayo magsisimula ng pag-ikot. Bali dito lang tayo sa Pest side as compared kahapon nandun ako sa Buda side. So today Pest side lang muna tayo. Okay, let's go. Bali, yung pag-validate ng ticket, ginagawa mo lang siya kapag ka meron kang mga single ticket. So, just across the station, ito yung station, ayan. Ito na yung Hungarian Parliament. Ayan, o. Oh. So, this parliament building, ayan, diba? O, oh, palasyo. Ayan yung pinicturan ko ng isang araw. Bali, ito yung second largest parliament building in the world. Ang first is yung nasa Romania na dapat ay mapupuntahan ko din. Kaso, change of plan. So, ayan. Okay. So the advantage of being early going out is yan, walang tao, di ba? Walang tao. So another quick facts, ayan, sa history, yung mga yan is dating mga tawag dito, yung mga bilog na yan. Dati siyang ano yung tawag doon? Tama ng mga baril. Kaya ayan. Noong 1956, nagkaroon dito ng dito sa square, nagkaroon ng student protest, which is noong una sa peaceful protest lang sila, and then tumagal na, dinisperse na sila, and yun, pinagbabaril na sila dyan. Kaya maraming mga marks ng bala. Yan siya. So dito may mga meron pa rin dito eh. Ayan yung iba oh. Mga tama ng bala yung mga yan. So ginawa na lang nilang design. Instead na kita mo pa rin yung mga bitak-bitak. So dito naman tayo ngayon sa Liberty Square. Oh, Liberty Square. Ayun, may monument. Mamaya ikot tayo. But first, meet Ronald Reagan. Ayan. So bakit nga ba siya meron dito, 'di ba? Oh. Ronald Reagan, 'di ba? Oh. Ano. So bakit nga ba siya meron ditong monument? hindi naman siya Hungarian. Well, basically, kaya siya meron siyang monument dito aside sa merong US embassy doon. So kaya siya nilagyan dito ng monument dahil yung pag-appreciate ng mga Hungarians sa kay Ronald Reagan dahil sa ginawa niyang effort noong Cold War tsaka para matapos na yung mismong Russian invasion. Tama ba? Russian ruling dito sa Hungary. So isa siya dun sa mga nag-push para ma-free ang Hungary. Kaya binigyan siya ng statue dito. And that's the Liberty Monument. And according to sa aming guide, this is one of the most controversial monument dito sa Hungary. Ayan. So bakit nga ba siya naging controversial? Ang daming history, no? Fun facts!
historian ka doon ni Ray. So, hindi kasi gawa ng yung tinayuya mismong monument na yan to honor yung mga Soviet soldiers. Isipin mo, Soviet soldiers, pero nandito yung mismong monument nila sa Hungary. Anyways, dahil nga yung mga soldiers na namatay noong liberation ng Hungary from the Soviet ruling. So, nung nagkaroon sila ng gera, diyan itinayo yung monument ng mga sundalong namatay. So, siyempre, ayaw naman ng mga Hungarians na bakit meron pang nagpapaalala sa kanila dyan nung kanilang history about dun sa Soviet ruling. So, gusto nilang patanggal yan. Kaya lang nga, ilang beses silang nagsabi dun sa mismong Russia na tatanggalin na namin to kasi nga ayaw namin to dito. Pero at the same time, ayaw din naman pumayag ng mismong Russia kasi nga, bakit matatanggalin? It is there to honor our soldiers. So, ang ginawa naman ng Russia para sabihin, para kumbaga, sige, ayaw mo ha, palit tayo. Dahil doon naman sa Russia, nandun naman yung mga parang cemetery ng mga sundalo na Hungarian na namatay din nung gera. So parang sabi ng Russia, sige, tatanggalin mo yan dito, pero sisirain din namin yung mga tawag dito, yung mismong cemetery na pinaglilibingan ng mga Hungarian. So instead na alisin siya dyan, nilagay na lang siya, hindi na siya tinalas kasi nga parang ayaw mo ha, sige. So ganun yung kaya siya nagiging controversial. Pero second lang yan ha. Meron pang isa pang controversial na monument dito sa Hungary, ay sa Budapest. So that's the, di ba sabi ko kanina, yung nandun sa may Liberty Monument, yun yung isa sa mga controversial monument dito. And at the same time, ito yung pinaka-controversial daw as per our guide last time, doon nung isang araw. Yan. Ito naman, yung kabila, di ba, Soviet ruling. Ito naman is about the Nazi ruling, yung German invasion. Dahil parang pinapalabas na walang kinalaman ang Hungary dun sa mga pagpatay ng mga Jews during that time. Kaya yung mga pictures na nandyan, yung mga yan, mga articles na nandyan, those are pictures of those na napatay noong time ng World War II. Diba? Yan, mga pictures, tapos may mga gamit, iba't iba. So again, for more information about dyan sa monument na yan, ilalagay ko ulit yung link dun sa baba para mas detailed yung explanation. So, ayun. Ikot na muna ulit tayo. So, ayan. Kalalakad natin. May narating na naman tayo. Another square. Ayan. So, this is Elizabeth Square. So, Elizabeth is empress dito dati sa Hungary. And kaya pinangalan sa kanya tong square na to. Ayan. Malapit din lang siya sa saan ba ito malapit? Sa may Fashion Street. Kasi nadaanan ko yung Fashion Street kanina. So, malapit lang siya dito. And malapit na siya sa Danube River. So, ang next kong sususugin ngayon is yung Danube Shoes Memorial. Yung mga para sa monument ng mga napatay dati na mga Jewish doon sa Danube River. So, let's go and hanapin na natin siya. Tawid. Baka tayo masagasaan. Ang ganda ng weather! Sana pati sa Vienna ganito rin yung weather. Sana hindi naging maging maulan. So, mukhang malapit na tayo dun sa mga sapatos. Dahil doon marami ng tao. Kukumpulan na yung mga tao doon. So, feeling ko nandun yung mga shoes. So, let's go. Andun na nga yung mismo mga shoes. Ayan, nandun na tayong kanin-kanina. Ayan na yung mga yan. Tapos, iba't iba yung shoes. Merong mga matanda, pang bata, na size.
panglalaki, pambabae. So, simple lang yung mismong monument or memorial na yon. Behind that simple monument is a dark, tragic history. So, alam naman natin yung mismong mga time nga nung World War II is yung halos execution ng mga Jews sa mga lugar na kung saan nagkaroon ng execution aside dun sa mismong concentration camp is dito sa Hungary sa Danube River. So what they did is pinapila nila dyan sa tabi yung mismong mga Jews dyan sa gilid ng river. Yan, dyan yung mismo. Tapos pinagkubad nila lahat ng kanilang damit, tapos sapatos. Pagkatapos silang pahubarin, itinali sila ng barbed wire. According dun sa guide namin nung isang araw, dalawang bullets lang yung ginamit dun sa mismong pagpatay dun sa mga pinapipila nila dito. So, ang babarilin lang nila is yung nasa unahan, tsaka nasa pinakahulihan. Since magkakadikit sila using barbed wire, hindi ka makakagalaw. So, once na malaglag na yung mismong dalawa nilang pinatay, so sunod-sunod na sila maglalaglagan hanggang sa mamatay na sila doon sa mismo river. Ganun ka-tragic yung experience ng mga Jews that time dito sa Hungary. So since puro history naman tayo ngayong araw na to, isunod na natin ang House of Terror. So papunta naman ako ngayon sa House of Terror. So yung video na yon is separate na. Putulin ko na siya dito kasi masyado na itong mahaba. And doon na tayo sa pangalawang ay sa susunod nating destination.